eh. Alam niyo, sino ba ang malupit mag-set up naman sa team namin? Sino pa ba? Kuya Shane, Kung makakita ng mga ano yan, may init na Reflesia diversion, no? Kung kaya nga bang kapatid Imba DJ, kasi parang among all Luya players, di ba? I mean, Imba DJ. At is smart on Lowy na. Oh, favorite din ni Imba DJ actually to, ha, ang part, ha? So, we need to be really careful. Oh, what? Yan, lalim ni Ben Sanity. Alayo. Yup, of course, agreed. Isa pang bite. Can make another arrow, level 1, that's it. Hindi na siya mag-overchase, pero at least there's a punishment para doon. Pero, na-delay yung level tuloy ni Greed. Oo, na-delay. Nagka-delay yan, pero mukhang makukuha ni JP. So, mission accomplished pa rin dito sa side ng Aura. Pero ang Signal Ultra, I think inisipatan lang ni Ben Santi. Sumubok ata siya eh, na mag-nash. I'm not really sure kung masyado pa siyang early or... Feeling ko na timingan niya yun eh. I'm not really sure kung anong plano niya that that time. Dalawang pagpagdok yun ah, na nakuha ng aura. Dalawang pagpagdok ako siya ng police again. With the yin yang reactions, ladies and gentlemen, upon that young dispersion, beautiful 2-0 kaagad. Ayaw mong ibigay sa itong early lead eh. Pero yung Signal Ultra kasi ano eh, hindi yung playstyle nila hindi ganito eh. Parang systematic, oh, this time malakas na yung power spike natin. Tsaka na tayo gigera eh. So kapag iniiwasan mo sila sa ganung sitwasyon, pwede silang madali, pwede silang ma-GG. Kumbaga, Kuya Shinbu. So Aura with a beautiful pick, with good, two good purples, madedelay ngayon si Hades. Kanina pa, early level 4 agad si Hades eh. Ayun, sa wakas, level 2 na siya. Level 4 now, they're punishing Ben Sanity here. And that's a Hilda Tol. I mean, that's not super tanky. Alam natin yan. Lalo na kung marami tumatarget sa kanya. She is a very viable fighter, no? Pero not someone who can really withstand getting clobbered by multiple heroes. Kaya niya mag-1-on-1 eh, no? Kaya niya pumalag. But this time, speaking of 1-on-1, choosing going 2-on-1. Ayun yung sinabi ko, Kishin. Slam dunk. I was expecting Aura to have a nice run in this game, but not this much, no? Parang nawala yung init ng Signal, ah. Yung Signal, nasigus nga dong. Nakasignalan, mga kaibigan. Oy, naku, eto, nag-teleport. Oy, grabe naman si JP. Sabay talaga si JP. Sabi ni JP, hindi ko kailangan yung teleport. Teleport, eh. Hindi dumikit, eh. I can do it by myself, bro. Katabi niya na, ha? Katabi niya na si Rafflesia kanina. Sinakyan yung teleport. Katabi niya na, eh. Hindi niya sinakyan yung diversion. Sabi ni Rafflesia, nasa niyo kasama ko? Diyan ka pala. Pinch points na lang. Well, for zero tayo dito ngayon, mga kaibigan. And so far, they're punishing Ben Sanity here on this Hilda. The Aura has the read. Punish na yung purple. Yung purple. And another purple run na naman dito. Ha. Again, bubble bump na ulit si JP. Just waiting up for the reaction coming in from Signal Ultra. Fended airstrike activated. Pero JP was able to still secure that purple. Still, may orange naman na pinangahawakan dito. Si Hades will walk near but not gonna be committing. Rather, go for the Little Wanderer. Round 2 of the fight. JP nang bebait talaga lagi. Alam yan ni JP. Oo, alam ni JP yan. Pero the turtle is free for Signal Ultra to take. Kuya Shinbu, nandito si Kuya Hades, he has the orange. KLBJ is here lurking around Ben Sanity, just doing the heal the things na kailangan niyang gawin. Nandito na rin si paring Rhea popping the Dragon Kill. Eto na yung diversion, pari Koy. There's the diversion. Nako, Chujin dito ha, na pinakusa naman, mga kaibigan. Main tank coming in mula dito sa mga Signal Ultra. Still double kill na nakuha pa rin 7 kiluwash, and that's it. A triple kill pa nga on the plus now. The main panel, Hades, takbo mga kaibigan. And that's it. 8-2. Just like that, parang hindi tayo nakakita ng mga sobrang one-sided na 2-game series kanina with this show on this game number 3. It's a trap. Sabi ng Aura PH, masyadong matagal din yung turtle attempt. Yung signal ng ano, yeah. Para makapag-set up pa yung Aura. If I'm not mistaken, may nabuhay na sa Aura that time. Kasi after nung kanilang purple take, nakita ng Signal Ultra, nakapatay tayo ng isa, apat yan, let's attempt the turtle. Pero isa lang yung umatake sa turtle. So matagal pa yon. And with Hades na medyo gap pa ng onte, nabigyan tuloy yung Aura PH ng space para kumuha ng power. Tapos makapag-set up ng diversion. Oh my God. Ang lupit. Parang... Alam ko naman, pwedeng ibang palag yung sa, yung sa kick-off ng Signal Ultra dito. Pero siguro dahil the Hilda was disabled heavily and because of the buff early kills,
Ay, oh, buffer okay. Si third, no, na na-deny din pala rather ni JP. Kaya hindi ka lang talaga ka-efficient yung Signal Ultra. Pero so, ano, dun lang talaga sa YSS nagre-revolve yung comp nila? Kasi kung palaliman, ako, eto na yun. Eto na yung landing ng isang kampiyon, di ba? Oo nga eh. Pero mind you, kung Shinbu, yung turtle pala, okay pa din eh. Kasi hindi namatay pala si Hades. Pero maraming nakukuha dito ang Aura PH, like what you've said, yung purple. Pero nanakawan ba sila? Hindi. Nakuha pa rin ang Aura. Oh, pumasok si LBGC with the slam dunk. Buhay pa rin si Iba DJ. Umikot dito parang Rhea with the dragon tail. Nandito na rin si Juju. Mula sa gilid. Green. Daming umiikot ah. Daming nagkakaikutan ah. Oo nga. Ionic Edge, ikot ni Balmond ba? Still. Kailangan, pati yung dragon tail ni Rhea eh. Okay. Question Boo. Tabla ang laro in terms of towers. 6 minutes in, 1K lang kalamangan ng Aura dito ha. Still, Signal Ultra, they know when to give the space talaga on Hades. Level 8 si Hades, level 9 si JP, isang level lang ahead. And Hades getting the buffs that he needs. This is going to be a crucial turtle fight. Now, ngayon, Kweshibu, sa tingin ko kung sino manalo dito, pwede nang ma-end yung game. Eto na, tignan natin, Imba DJ, nag-ulti pero naspatan pa rin si JP, wow! Yep, naspatan pa rin si JP dito. Now, on Trevose, again, event sanity talaga yung tank. No, yung parang, hindi talaga pwede basta ipag flatline doon yung Hilda doon. Na-pose sa turtle ngayon, mga member ng RPE, securing the turtle, let's go be JP securing as well. And of course, Blade of Tempest activated dito na flatline, focus on Hades, habol dito, para kay Kiluwash, he's still the kill is completed with the pinch points, talagang god si JP sa paghawa doon sa league. And now, on to Imba DJ, has to walk away. Hinabol siya ni Kiel BJ, dinaanan ni Ben Sanity, naging gate mga kaibigan, na hagit pa rin. Coming in from that ult of Kiel BJ. Kiel BJ, sabi niya ganito, dumaktak! Nang diba? Isang Uranus, and JP with, of course, the Retribution. Blast it para doon sa turtle. Like what we've said, napaka-crucial ng turtle laban na yon. And Aura PH taking advantage of the opportunity after that fight. Dalawa yung nakuha nila, Kuya Shin. Turtle sa fight tower. Sa mid lane, ang dami ng entry points ngayon. Ng Aura PH. Man, mukhang totoo talaga ang Cygnus. Ang layo ng itsura ng ano ng Aura dito kumpara sa game 1 and game 2. Like, this is the classic Aura. This is the championship Aura that we have seen, you know, in the last two seasons of the MPL. But mind you, it's still not over. Tabla ang score ni Hades dito. So, ibig sabihin, ganun ka, mapa. Yung kanyang gold eh. So, may ano to, may hulog to. Tignan natin, huli natin nila si paring Kiluwash dito. Pero hindi na sila makapag-burst. Kiluwash now confident enough to pop the Coterant Inferno. Kanina, hindi niya yan nagagawa. But this time, Aura PH with the lead that they have. Grabe, ang bilis tol. Nagpakita si JP sa may bandang baba. Tapos dire-direcho pinch points ulit pabalik sa buff. After na-set up yun ang kanyang teammate, no? I think the one who set up yata would be of the Balmond. I'm not so sure. But still, very wise rotation here from Aura PH. Even at the point na alam mo yun, parang lamang na sila, they can force a fight against Signal Ultra. It's still deny the buff. Yun pa rin ang mission talaga nila. So may Gedli, focus para kay Kel BJ. Dali siya nila Ben Sanity dito. Pero na-burn na rin yung Final Air Strike, and burn na rin yung Dark Dragon form ni Rhea. Lapit siya. Kailangan niya na bumalik. Ang lalim dito ni JP! Oh my god! Isa lang siya. Ayun na, Swords of Revealing Light. Tumama dito sa apat na kukuha siya ng dalawa. Sabay Mamba, Lacious Mamba out. Pero nandito na rin si Maring Chujin. JP bumalik! Tumusok! And makuha pa siya ng isang kill. Chujin, tumatakbo na ngayon. Kaya BJ, dash in. Pero sabi ni JP, ikaw ang gusto ko. Ben Sanity! Aura PH, getting kills. Mukhang mabubuhay sila dito, Kuya Shin, habang si Kiluwa sa kasabong kamlay na. Napagpahaba yung laban, ha? Nakadalawa na tayo for the airstrike para pa yung paggamit. Pero kita mo naman kung gaano kagalit na dito mga membro ng Aura PH. Lalo pa si JP, he was continuing and doing this tower dives. Paulit-ulit. Ganun na rin sila ngayon ka-confident. And ganun na rin siguro sila ngayon may control sa larong to. Number 10, 10th Ling. In the Philippines. Iba talaga kabisado ni Kuya JP. If I'm not mistaken, championship link din ata to eh. Ilang beses din na lang Aura sa championship niyan ng Ling ni JP. Actually, di ba may running rule nga eh. Kung gusto mong matalo Aura, ban mo yung Ling eh, di ba? Ban mo yung Ling Kukra. Di ba laging ganun yung sinasabi na parang ba't di binaban ng Onyx yung Ling, di ba? Mga ganun. Mga ganun dati na kasabihan eh. And even until now, JP doesn't fail on this hero, guys. Look at the leader he has on his way onto building that Berserker's Fury has the Legions of Red and two Javelins. And I don't know, Berserker's Fury. These are crits for days
for JP right now. Meanwhile, crit type din si Hades, but Wind Talker. Ewan ko, Kuya Shinbu, ha, medyo ano ako sa Wind Talker, eh, medyo mababa pa para sa akin yung damage niya. Kailangan pa niya ng isa pang core item para mas maramdaman natin si Kuya Hades dito. He's getting 3 pounces eh. Pero the problem is, medyo 10 pits na eh. Matataas na rin yung HP ng Aura eh. Yes, yes. Oo, tsaka fighter yun. Oo nga eh. Mga fighter yun. Not to mention, when he swings forward, tinatamaan siya ng tick mula doon sa mga dispersions mula kay, ano ha, kay Rapisha, no? Rapisha, no? Yeah. And Clues, don't be aggressive on that one. The arrow misses its mark, pero nahagip pa rin si iba DJ. Tapos pabalik, doon na lang ginamit yung Blade of Tempest. JP again, dancing around. Rhea covering ground para dito sa may bottom lane inhibitor career. And there you go. Mukhang Sujin dito. Nahihirapan na ang Signal Ultra. Saan sila pupunta? This is a sticky situation. Kanina sila nagaganito. Pero Aura PH are the ones in control. Diversion. Cube onto the rotation ring. Papasok na yun dito sa baba. Si Maring Kiluwash. Push lang. Ang gusto ko. Pero sabi ni JP, eto na. Face voice. Tusok. Atapang-atao. Di atakbo. Ginamit na lang yung Blade Tempest dito. Ganun kabilis. Ang ganyan paghagit na ginawa dito ng galit na galit na ating Ling. And of course, with that, that's the Aura PH removing the bottom lane inhibitor turret easily. They are setting themselves to really push and you know, switch this series for a comeback. That's beautiful ML para sa Aura. Parang ano yun eh, yun yung lagi nating pinag-uusapan about the about them na kapag may isang nag-call, game na yun kaagad. Pero ano yun, diba? Nung paglalim ka na. Biglang may pumasok ng ganun. Oo, at malalim eh, no? Oo, malalim. Pero ganun ka lang! Ay! Oh my God! Wala! Wait lang yung ano, feathered airstrike. Mag-isa dito si Tsujin, ha? Oo nga, makakaya to eh. May crits to eh. The arrow, it will miss. Pero Tsujin trying his best to tag this up. Okay, walang mamamatay dito. Pero kiluwas, popping the continent inferno once again. Here comes the black dragon form. Pero walang makuhuli, pare. Even Raplesia just running. Tinatakbuhan niya lang eh. Oh, yeah. Punat na ni ano, Kel? Wala nang dami challenge si Rhea at paliniikot na nalang Cyclone Sweep, mga kaibigan. Lumapit din si Ben Sunny Terag. Another Yinga reaction coming in from the dispersion. Dito ni Raplesia. Ladies and gentlemen, lapit siya. Green again. Goes for the back to the Soul Eater. Misses its mark. No reset on the Garote. At least may kilala kuha doon ang mga pag-signal ultra. Yun yung ikat lock. And still it doesn't matter kasi mga katulak dito. On sunod sa play ni Better Chariot. Rhea doing what she can. Wala what he can. And wala naman ng Black Dragon form available. And KLDJ, ewan ko kung mapapatay pa to. This is looking bad para sa Signal Ultra na Kuya Shinbu. I can therefore say that we're now going to game 4 on this game type one. Of situation. Yung Roger, kailangan niya ng early advantage eh. Yes, parang yes. Ano, parang mahirapan mag-outplay dito si Hades eh. Doesn't even look like matatarget niya si Raplesia. Like one of the ATS targets right now for Aura. Even the Roger cannot embrace KLBJ ha. As in yung Cyclone Sweep ni KLBJ humahapit. Makunat na yata. I think may wings na yata si KLBJ. So naka-wings. Oh, diba? At ano pa? Ultang build talaga. Naka-Kiras pa. Kiras. Naka-ano pa siya dito? Burning Sensation. Burning Sensation yan. Baka pwede pang si Hades yung mayatap eh. Pag lumapit siya kay KLBJ, immortality din. Man, chill, totoo at hindi ma-explain ng Shenshe. Parang hindi kaya explain pati si Niskwela eh, Signus eh. Mga batang may punong eh, no? Oo eh, mga batang may punong. Ba't ganon? Parang ano eh, ewan ko pag eto na-comeback ng Signal Ultra talagang hindi ko na talaga alam. Iba na talaga. Champion sila dapat to. Kung makakambak nila talaga to. Sana nga, makakambak tayo lahat eh. Mga kaibigan na si KLBJ once again to the front line. Rhea just zoning out members using the dragon form. Nasa likod si Kiluwash. Mamamahalam si Rhea dito, no? He is confident again. And of course, re-engage ulit. Pili na rin sila. Na-pander air strike. Medyo marami na minion at dramahan. And of course, makapikin din yung nawala. Nabuhay dito kay JP. Kiluwash was left for dead. And I think that's it then. Chujin, of course, onto the side. Teleport na lang to bail out para sa member. Dragon I think dispersion! Naka-cell? Hindi mo naman ako walang diversion! Ako! Ako, Paul! Ay! Nako! Ay, JP! JP, up! Arrow! KLBJ, the king! Umikot-ikot! Ikot-ikot lang! Ikot na si JP sa RS! Sabi ni ako din! Hindi naman pwede! Then, Anity! Oh! Flicker out! Pero! Pinasarap lang pala! Pinasarap lang? Pinasarap lang talaga? Mga kaibigan!
wala na. Ignore na lang si Chujin dyan for that part. Pwede mag-regain. Oh, iba DJ, bonus round. Lipat ng game. Lipat game. Okay, lumabas lang ng mapa, mga kaibigan. Ibang class. Yung ganun yung alupit ng aura, no? Minsan ginagawa nilang trap yung Lord Attempt. Yung Turtle Attempt. Yeah. Tsaka yung lamang na meron sila. Given na ano eh, given na mag-lord yung signal doon kasi nakapatay sila ng dalawa eh. So ganun yung nangyaring call, pero sabi ng Aura, oh, psycho inyo, malilito yan kung Lord o Clash. Wow. Grabe no, grabe si JP, as in yung link niya, yung willing magpatama sa tore, no? Oo, oh, tapos diba? Alam kung buhay siya. Oo, dahil sa... Uy, umbuhay pa din. Peach Poise, habulin lang ni Rhea dito. Takas na yan, takas na si JP dito. Tapos nang mabody block lang si Kill. Muntikan pa, tol. Abisado ni JP yung ano niya. Abisado, yung timer niya. Oo, timers niya. Grabe. Ibang klase. I think this is it. This is the nail to the coffin, Kuya Shin. This Lord. Lord, yeah. From Aura PH. Mukhang, eto na. Ano na to eh, umaambang Lord na to eh. Hindi rin nila mapatay si Kilowash kagad. I think kulang na yung damage yung Signal Ultra dito. I don't know man, nasa ano na ako, nasa point na ako na game 4 na talaga. Parang, ano naman eh, experiment, hindi naman experiment kasi, game pero ano eh, bigay ng punto sa mga yung Signal. The only way, baka back yung Signal Ultra, walang no choice si JP talaga, kailangan madilip. Kailangan mapitas nila yun. Kung pagbawasan mo si JP kahit konti, he can re-engage eh. Tulad nung objective take yata na nangyari kanina, kapantat Lord, and now he's just doing tower dives. That's actually a hypothetical situation that we were mentioning. And yeah, it's not gonna be happening because JP has been pinch pointing lang in and out into the base, go for the base itself, and that's it. RPH pushes for a game number 4 as they take this win against Signal Ultra. Wow. Totoo pa ang Signus. Nako.